Naging malaking problema para sa Hiroshima Dragonflies sa first quarter ang kanilang free throw shots at mga tawag na hindi nila nakukuha mula sa mga referee kahit na halatang halata ang mga foul ng Chiba Jets sa ilan sa mga plays ng first quarter kagaya na lamang nito, at maging ang commentator ay nasasabi na dapat talaga ay merong foul na itinawag. Nakalamang ng malaki-laki ang Chiba Jets sa first quarter at ang score ay 33-16. Sa play ni Kai sa first quarter ay nagpakita ito ng isang magandang opensa, isang buzzer beater fadeaway shot ng isang 7-3. Ito yung isa sa opensa ni Kai na mahirap mapigilan at kailangan na i-develop pa niya ito, dahil kapag napaganda pa ni Kai ang kanyang 7-3 fadeaway ay konti lang ang makakapigil sa opensang ito. Hindi natin gaanong nakikita ang tirang ito mula kay Kai ang fadeaway, pero sa pagkakataong ito ay napakaganda ng kanyang ginawa at mahirap itong i-block dahil sa kanyang height na 7-3. Ang naging problema ng Hiroshima sa kanilang second game ay marami silang turnovers at yung stress ng Chiba Jets ay tuloy-tuloy rin ang pagpasok. Naka-apekto rin sa kanilang laro ang mga foul na hindi nila makuha-kuha mula sa mga referee. Maganda pa naman ang umpisa ni Kai na kung saan isang two-handed slam ang kanyang nagawa, pero nasundan ito ng mga turnovers at maging ang mga free throws ng kanyang mga kakampi ay karamihan sa mga ito ay hindi pumapasok noong first quarter. 1-1 na ang score natin sa best of 3 series at bukas na ang game 3. Nalalagay na sa alanganin ang Hiroshima dahil home court pa rin ng Chiba Jets bukas, pero hindi pa rin nawawala ang posibilidad na ang Hiroshima ang mananalo kahit na dihado sila. Nawala ang laro ni Kelly Blackshear sa game na ito at nasa 4 points lamang ito. Para magawa ng Hiroshima na manalo bukas ay kailangan ulit na magtulungan sina Kai Sotto, Kelly Blackshear, Nick Mayo at Dwayne Evans sa pag-score kagaya ng ginawa nilang apat noong game 1, at hindi pwedeng bumaba ang performance ng isa sa apat na players na ito dahil matatalo sila kapag nangyari yon. Kagaya ngayong second game nila na kung saan 4 points lamang itong si Blackshear. Magkakaalaman na bukas kung sino ang uusad sa semifinals at gagawin na ng bawat team ang lahat ng kanilang makakaya para makuha ang panalo bukas. Nanguna sa scoring si Nick Mayo at sumunod naman si Dwayne Evans, Naoto Chuji, Isaiah Murphy at Kai Sotto sa second game ng Hiroshima. Malaking bagay ang opensa ni Blackshear at kailangan na maibalik niya ang kanyang laro noong game 1 at magawa niya ulit ito sa game 3 para makuha nila ang panalo. Steady lang naman ang performance ni Kai at bilang isang role player ay nagagampanan naman niya ang kanyang parte at nakakapagbigay ito ng magandang suporta sa team.